Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel and on today's vlog ni Payong Kaibigan na isang magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. At ito po ay para sa lahat ng mga OFW. Marahil isa po ito sa talagang matagal na po nating hinihiling na magkaroon po ng batas na magsusulong po na magkaroon ng monthly pension yung mga OFW na magre-retire na po sa Pilipinas. So ang magandang balita po dyan, meron na pong panukalang batas or House Bill ang isinusulong ngayon or ipinasa sa Kongreso ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Diba? Na ito pong batas or House Bill ay maglalayon po na magtatag ng pension system para sa lahat ng OFW. So yung tinutukoy ko po ay yung House Bill number 8574 or mas kilala bilang Kabayan OFW Pension Act. So naisubmit pa ito sa Congress natin noong July 4, 2023. At syempre, susulong din po nila na maisama po ito sa priority bills ng ating Marcos administration. Okay? So ito pong pension system ay siyang magbubuo or magbabalangkas or magdadraft po ng panuntunan or guidelines para sa una, OFW retirement benefits. Pangalawa po, monthly pension, di ba? Then, pangatlo, death benefits. And then, permanent disability benefits, funeral benefits, at marami pa pong iba. So, may papakita po ako sa inyo ng mga short video clips, courtesy of course ng SMNI, kung saan doon po na-discuss ni Representative Ron Salo, di ba? Sa mga interviews niya, kung ano po yung parang detalye ng House Bill na ito. Dahil nga po, bago pa lang po yung balita na ito, expect po natin na meron pong mga updates in the coming days to come. So, sana po kayo po ay nakasubscribe na sa aking YouTube channel or nakafollow po kayo sa aking Facebook page kung napapanood niyo po ito sa Facebook. At syempre, kung sa TikTok naman ay hopefully ay nakafollow po kayo para at least kung meron pong bagong updates ay mauna po kayong makaalam. Okay? So, marami pong salamat at ipagdasal po natin na sana ito po ay ang magkaroon ng katuparan. Tayong pinupush ngayon, Miss Lady B, at babanggitin ko po rito, pangalawang lugar kung saan babanggit ito, sapagkat may pupush tayo na panukalang batas, particularly sa sektor na nire-represent po natin at sektor na pinangunahan po natin sa Kongreso. Ito po yung tinatawag po natin na pension plan para sa mga OFWs natin, Miss Lady B at Miss Sarah. Sapagkat sa lahat ng ikot na pinuntahan ko, mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, isa palagi yung concern po ng mga OFWs. Sinasabi po nila sa akin, alam mo, kung ang tagal-tagal na namin dito na nagtatrabaho, mga 10 years na, 15 years na, tuloy-tuloy kami nagpapadala sa Pilipinas. Pero ang concern namin, pagkatapos naming magtrabaho dito at gusto na namin umuwi, pag-uwi namin, wala namang kaming aasahan na pensyon. Of course, sinasabi po natin, may SSS po tayo, pero iba yung pakiramdam nila, parang feeling nila, yung SSS intended para dun sa mga local workers dito sa Pilipinas. Ang palagi nilang tanong, wala pang para sa mga OFWs. Kaya precisely ito po yung gagawin po natin. Ito po yung panukala na fa-file po natin actually ito, Ms. Lady B. Salunes. And we'll really lobby, quote-unquote, sa ating Pangulo na isama po ito sa priority measures din. Ready.